Hello guys, maraming nagtatanong sa akin kung bakit ba daw yung outside wall ko ay corrugated or yero. Pero hindi po, kung nakikita nyo yan sa taas, hindi po yan yero. Ayan. Ang yero po yung dito lang na side. Side dito, yun lang ang yero. Kasi yung kapitbahay namin, kung nakikita nyo yung bubong nila, ang dingding namin halos magkadikit na dyan sa yero ng kapitbahay namin. So, mangyayari nyan pag ulan ng ulan, tapos hardiplex ang nilagay mo dyan, mababasa ng mababasa, baka mag-moist siyang masyado or masira agad yung hardiplex. So, kaya ang nilagay namin dito banda ay yero. Hindi lahat ng side ng bahay ay yero. Yan lang po ang dingding na yero. Okay, tanong tayo. Maganda ba siyang gamitin pang outside wall ng bahay? Maganda po siya kung ang bahay mo ay puno ng kahoy sa paligid. Kasi mainit siya pagka tanghaling tapat. Pag may double wall ka, medyo okay siya siguro kasi naka-double wall man tong ating bahay sa labas. Pero pag hinahawakan ko yung dingding na naka-double wall, mainit pa rin. So, mas mainit siya yung side na may na yero ang gamit kaysa sa doon sa hardiplex ang gamit. Sa presyo naman, mahal siya kasi nasa 750 ang isa. Anim ang ginamit ko, nasa 4,500 yung anim kasi 750 ang isa. Kung hardiplex ang ginamit sana, eh 1,950 lang. Kaso, yun nga, baka mabasa ng mabasa, masira agad. So, yun ang problema ko dyan sa gilid ng aking bahay. Dito yan siya na side. Kung lalagyan siguro ng insulation, kung gusto mo talagang ganyan ang gamitin mo kasi matibay siya sa ulan-ulan, hindi yan siya masisira agad at tatagal talaga siya, mas matagal siguro compare sa hardiplex kung sa ulan-ulan. Kasi yung yero na yan, ginagamit yan siya sa bubong din. Medyo makapal yan siya kaya mahal siya. Mas mainit siya compare sa double wall na hardiplex lahat. Hindi ko siya may recommend na ipang outside wall mo siya. Pero may nakikita akong mga bahay na ang outside wall ay ganyan. Pero hindi ko alam kung ano yun. Kasi sabi nung first kung ano, nagpa-advise ako dun sa karpintero na gagawa sana nitong aking bahay. Sabi niya mainit daw talaga yung ganun na style. Hindi niya advice na ganun. Kahit pa daw lagyan ng insulation foam, mainit pa rin daw. Pwera na lang siguro kung yung bahay mo ay napapalibutan ng punong kahoy. Maganda yan siya. Tatagal siya. Basa tayo ng mga comment sa nakaraan nating video. Sabi ni Lynn from the OFW, sabi niya, nice tips boss. Salamat sa iyong support. Lynn from the OFW. Sabi ni Kahector, parehas lang yun sir. Plywood at hardiplex. Pag may nagamok, walang ligtas ang mga yan. Huwag lang plyboard, one na pataas. Siguradong yung kamay ng nagamok ang madadamage. God bless yan. Salamat sa support mo ka, Hector. At talagang wasak ang kamay mo kung susuntukin mo yung 1.5 inch na plyboard. Matigas na yun. Rosely De Leon, sabi niya, uy, taga Davao di ay ka bro. Yes, taga Davao po ako. Malapit lang kami, North Cotabato sa Tulunan. Ewan kung narinig mo yung lugar na, namin. Laging may natututunan sa vlog mo. I'm always watching your vid. Pero di ako nagko-comment just recently lang. Anyway, OFW, dito ako now sa Switzerland. God bless po. Keep up the good work. Nice tip, sir. Sabi ni IJ Stories. Sabi ni Interplanetary Gelatin. Tama ba yan? Interplanetary Gelatin. Yung metal stud na 100 pesos, anong haba? 12 feet yata, kung hindi ako nagkakamali boss, 12 feet yun. Salamat sa support mo sa aking channel. Sir, pwede ba metal studs tapos plywood ang idikit? Carmelito Renegado. Okay lang po yan sir, kung gusto nyong ipares yung plywood sa studding. Malaki-laki din ang matitipid mo kung mag-plywood ka kasi yung plywood nasa 240 ang isang ply. Depende sa kapal, yung ginagamit lang lagi sa bahay, 240. Tapos yung hardiplex nasa 325-330. So malaki-laki din ang matitipid mo. Salamat sa support mo, sir. Joe Drillon, sabi niya, pa-shout out sa next video niyo po. Salamat. Done, like, and subscribe. Shout out, Joe Drillon. Salamat sa support sa aking channel. Para kang si Pacquiao Idol, haha. Love from Pangasinan. Shout out, ZXCV guest. Salamat sa support mo sa aking channel. Hanggang dyan guys, kung nagustuhan nyo yung aking video at may natutunan kayo, mag-hit kayo ng like. Kung hindi naman kayo, kung bahala,
mag-subscribe kayo sa akin channel, support na rin sa akin, at sana'y manatili kayong subscriber. Salamat sa lahat ng subscriber ko dyan, mga OFW, salamat sa inyong support. Hanggang sa susunod kong video guys, salamat sa panonood.